kapag ang isang tao ay talagang sexually attracted sa'yo, interested talaga siya sa'yo, gagawin niya ang lahat. Maka-spend lang siya ng oras with you. Ang gusto niya lang is magbigay siya ng oras sa'yo. Pwedeng tanungin ka niya kung free ka ba ngayon, may plano ka ba ngayon. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Creamy mga ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-follow and like ang ating Facebook page official. Salamat po. And for today's videos, another concerned video po ang sabi niya is, Miss Che, paano po malalaman sa isang babae kung trip ka lang niya or sex lang ang habol niya sa'yo? O diba, hindi lang mga babae ang nagkakaroon ng pag-aalinlangan na baka sila ay pinaglalaruan lamang ng isang lalaki. Bagkos ang mga lalaki din ay nag-aalala dito. Yes, totoo po ito. May mga babae po talaga na hindi pa handang pumasok sa isang serious relationship pero willing magkaroon ng experience. O meron namang mga babae na pumapasok sa relasyon dahil lamang para makapag-revenge or pag pumasok sila sa isang relasyon ay may trust issue sila kaya hindi nila ibinubuhos ng todo ang kanilang pagmamahal doon sa karelasyon nila. Mismong ang mga pangilan-ngilang kababaihan po ay hindi rin nila alam kung ano talaga ang gusto nila. Meron kaming mixed emotions, mixed feelings na nararamdaman namin to the point na naipapakita namin ito doon sa taong karelasyon namin. Di madali sa isang babae na sabihin niya sa'yo na hindi talaga kita mahal, gusto lang talaga kitang tikman. Dahil nga, hirap kaming masabi ng straightforward ito sa inyo. Nagkakaroon kami ng mga mixed signals at nararamdaman ninyo yon. Nothing is ever easy in life. Minsan, yung pinakamaganda, yan yung pinakamahirap makamtan. Okay, ang mga pag-uusapan natin dito ay hindi 100% pero pwede ninyong magamit ito as a guidance ninyo para malaman nyo kung ito bang babae ay trip ka lang or sex lang ang habol niya sa'yo. Okay, if she's thinking of you sexually, mag-uumpisa yan, number one, sa compliments. Dahil hindi nga kayang sabihin ng babae straightforward kung ano talaga yung nararamdaman niya doon sa lalaki. Magbibigay yan ng magagandang compliments sa'yo, like ang ganda ng damit mo ngayon, ang bango mo ngayon, ang ganda ng ugali mo, ang ganda ng ilong mo, ganin siya mag-start. Meaning, gusto niyang ipaalam sa'yo na attractive ka sa paningin niya at gusto niya na mag-first move ka. Isa sa pinakamadaling pagpapakita ng interest yan sa isang tao ay yung i-compliment mo yung nagugustuhan mo or napagtitripan mo. At way kasi napapangiti mo sila at sa pamamaraan na yun, napapansin ka ng taong trip mo. Number 2, talking. Yes. Kung usapan ninyo, eh palalim na ng palalim at pahaba na ng pahaba ang mga text and call ninyo. Magandang senyales yan na ang babaeng ito ay interested sa'yo at iniisip ka na niya or starting to think about you sexually. She is trying to make that emotional connection. Sa pamamagitan nun, mas madali siyang makakapasok sa next stage of sexual contact. Kapag ayaw ka ng babae, hindi yan magte-text sa'yo ng mas mahaba pa dun sa text mo. At hindi rin yan magpapakita ng gana na interes siyang kausapin ka ng mas mahaba at mas malalim kapag nag-uusap kayo. Number 3, eye contact. Na-experience mo na ba yung nagsalita ka sa harap ng maraming tao o grupo ng mga kaibigan mo? Di ba tinitingnan mo kapag sila ay nakatingin sa mata mo? Meaning, iniintindi nila yung sinasabi mo. Now, may apply mo yan sa isang babae na kapag nagsasalita ka, ay nakatitig talaga siya sa'yo sa mga mata mo at yung kanyang mga tingin ay parang nagpiflirt sa'yo. At hindi maalis-alis yung tingin niya sa'yo. Alam niyo ba yung kasabihan na ang the eyes are the window to the soul? Totoo po yan. Especially when it comes to making eye contact dun sa isang taong attracted kayo. So, next time na makausap mo siya, tingnan mo siya sa kanyang mga mata kung paano mag-express ng engagement ito sa'yo. Another thing, fidgets. Ito yung hindi siya mapakali kapag nandyan ka. Na parang ang likot-likot niya ay may bulati siya sa puwet kapag nandyan ka sa tabi niya. Kapag ninenerbiyos tayo, yung brain natin nag-start
yan mag-process ng mas maraming conversation. Dahilan kung bakit na-overwhelm ang isang tao. At hindi makapag-focus or hindi niya makompose yung sarili niya. Tipong kinakagat-kagat niya yung nail niya, nilalaro-laro niya yung mga daliri niya, na parang binabali niya, ginaganong-ganon niya. Kasi nga, ninenervyos na siya dahil nandyan ka na. Nag-overthink na siya. Last one, time. Kapag ang isang tao ay talagang sexually attracted sa'yo, interested talaga siya sa'yo, gagawin niya ang lahat. Maka-spend lang siya ng oras as much as she can do with you as possible, na parang hindi naman siya nagiging needy sa'yo, pero ang gusto niya lang is magbigay siya ng oras sa'yo. Pwede yung tanungin ka niya kung free ka ba ngayon, may plano ka ba ngayon, or minsan ipaparinig niya sa'yo, alam mo, wala akong gagawin ngayon, medyo bored ako ngayon eh. Ano ba yung plano mo today? Gusto mo ganito? Gusto mo labas tayo? Gusto mo meet tayo? So meaning, gusto niyang gumawa ng plano with you. May mga babaeng ayaw ng rejection, kaya idinadaan na lang nila sa ganitong pag-i-invite sa official dates. Kasi nga naman, pag ang sinagot mo sa kanya eh, may gagawin ka or may pupuntahan ka, hindi rejected ang tawag sa kanya nun. At walang pressure para sa kanya. Alam nyo boys, very important na maintindihan ninyo at malaman ninyo na ang mga babae, bago magkaroon ng sexual contact yan sa inyo, kinakailangan ay meron na silang emotional connection sa inyo. Kailangan involve ang emotion for them to feel na magkaroon ng sexual attraction sa'yo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayo manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!